Tawagin niyo na lang po akong Lolo Pael. Ang kwentong ibabahagi ko ay personal ko pong karanasan noong binata pa ako. Noon pa man, marami na pong kwentong aswang sa probinsya namin. Ang sabi ng mga matanda, may isang baryo daw doon na pinamugaran ng mga aswang. Ang haka-haka na iyon ay buhay na mula pa noong panahon ng mga Kastila. Ngunit ganun pa man, marami pa rin na nagdududa sa kwento na iyon. Marami rin kasi nagpunta doon sa sinasabing baryo. Pero wala naman daw silang nakikitang mga aswang. Ang tanging naroon lang ay abandonadong komunidad. Sa panahon na iyon, sadyang makulit ako noon kung saan-saan ako gumagala. Lalo na nang maging interesado ako sa baryo nga ng mga aswang. Niyaya ko ngayon pinsan kong si Tibo. Palihim kaming pinuntahan yung misteryosong baryo. Sa pagkakaalala ko, hapon na kami umalis ng bahay namin. Makalipas ng ilang minuto, nakita agad namin ang bungad ng baryong yon. Nagdalawang isip kami kung papasok kami doon. Mula kasi sa labas pa lang, makikita mo na agad yung pagiging luma ng lugar. Ramdam ko agad na napaka-misteryoso talaga doon. Nga pala, bago ko ipagpatuloy, nangyari po pala ito sa probinsya na sinilangan ko. Ang probinsya po ng Antique, ang pinakakapatid ng Kapis, lalong-lalo na tungkol sa mga kwentong kababalaghan. Balik tayo sa kwento. Yun na nga, kahit ramdam namin na misteryoso nga yung baryong yun, naglakas doob pa rin kami ni Tibo. Dahan-dahan at palingon-lingon pa kami sa paligid. Napahinto na nga lang kami ng madaanan namin ang unang bahay. May mga nakasabit kasi doon ng mga buko ng tao. Eh yun yung nasa kwento na bungo raw ng mga Kastila. Lumapit kami doon ni Tibo. Kalmado lang kami. Wala kaming nararamdaman na kahit konting takot. Salip nga, nasasabik pa kami sa mga pwede naming makita. Sinuri namin yung mga bungong nandoon. Lahat yun may butas sa bandang bunbunan. Nagkatinginan nga kami ni Tibo. Medyo napaisip kami kung ano pa talaga nangyari doon. Palagay nga namin, may kung anong matulis na bagay ang binaon sa mga bungong na yun. Pero hindi kami sigurado. Hindi kami nakontento ni Tibo. Nilibot pa namin yung buong baryo. Wala kaming nakitang kahit isang tao man lang. Bawat bahay din ay pinasok namin. Walang kalaman-laman yung mga yun. Ang nakita lang namin sa mga kabahayan ay mga ribulto na yari sa kahoy. Maliliit na ribulto na demonyo yung mga yun. Kami ni Tibo, patawa-tawa lang nun. Hindi namin sineseryoso yung mga nakikita namin. Katwira namin, matagal lang abandonado yung lugar na yon. Isa pa, hindi naman kami kumbinsido na totoo yung kwento. Ngayon nga, na dating baryo ng aswang yon. Nung araw po na yon, wala kaming napala sa baryong yon. Kaya umalis na lang din kami. Umuwi na kami. Nung pauwi na po kami, malayo pa lang kami. Natanaw po namin, nasusunog yung lugar namin. Nataranta na yung mga tao. Masyadong mabilis yung mga pangyayari. Natupok yung kabahayan. Walang natira ni isa dahil lahat ng bagay gawa lang naman sa kahoy at kawayan. Kinabukasan ng umaga, hindi magkanda o gago yung mga tao. Lahat ay nag-iisip kung saan pwedeng makalipat. Itong si Tibo naman, agad niyang sinabi sa mama niya yung tungkol sa baryong nalaman namin. Yun ang unang naisip namin na pwedeng ang malipatan. Mabilis na kumalat ang tungkol doon. Pero ang iba sa mga residente, hindi pumayag niya tumira doon. Kasi nga, galat pa rin yung kwento noon. Alam nila na ang baryong yun, yun yung nababangit sa kwento na baryo nga ng mga aswang. Dahil doon, nahati po sa dalawang grupo yung mga tao. Yung iba nagpaiwan, mas piniling ayusin yung mga bahay nila. Pero yung iba naman, naglakas loob na puntahan yung sinasabing baryo. At yung pamilya namin po, kasama doon. Hindi man namin gusto, pero ang hirap pong tumira doon sa dati naming tinitirhan. Napakasakit sa ilong. Ang daming abo, maalikabok. Baka hindi kayanin ang baga namin.
Mabilis naman po kaming nakarating doon. Kanya-kanya nga pong angkin ng bahay eh. Nakakuha yung bawat pamilya ng sariling bahay. Wala na kaming paki kung ano ba yung pinagmulan o kasaysayan ng mga bahay na iyon. Ang mahalaga na lang sa amin, meron kaming matitirahan. Ilang araw po ang lumipas, naging maganda ang pamumuhay namin sa baryo na iyon. Swerte na yung katabi kasi noon, yun din yung gubat na nakukuhanan namin ng mga makakain. Mas malapit pa nga eh. Kaya talagang kumabor sa amin. Lumipas pa po yung mga araw. Isang gabi, nagsisiga po kami ng kahoy sa bakuran namin. Yung tatay ko po, medyo malakas talaga yung pakiramdam niya. Mangangahoy kasi sa gabi yun eh. Ang sabi po niya, pakiramdam niya raw mula sa dilim. May mga nakamasid sa amin. Inutusan niya ako ng tatay ko na tignan kung sino yung mga yon. Pagpunta ko doon sa halamanan, wala po akong nakita. Napailing na lang po ang tatay ko. Sabi niya, baka guni-guni lang. Lumipas pang ilang minuto, dalawa na lang kami nitibo sa bakuran namin. Yung bahay pala nila at bahay namin, magkatabi lang. Magkakwentuhan lang kami noon. Nang bigla naman pong meron kaming narinig na hiyaw. Hindi namin mapaliwanag kung anong klaseng hiyaw yon. Tinanungan namin sa mga pido sa kabilang bakuran kung narinig ba niya. Maging siya nga, nagtataka rin kung anong araw ba yon. Si Tibo nga ay gago. Nagbiru pa. Baka raw kasi aswang yon. Nakita nga namin sa mukha ni mga pido ang takot at kaba. Pagbalik namin ni Tibo sa kinauupuan namin, tawa kami ng tawa. Noong mga sandaling yon, lahat po ng mga napapansin namin, binabaliwala lang namin. Dahil alam namin, wala naman pong mangyayaring kakaiba. Madaling araw po, nagising ako. Sobrang tahimik na ng paligid. Pero, nagising ako. Nakarinig kasi ulit ako ng malakas na hiyaw. Sumilip ako sa bintana. Wala nang katao-tao. Naisipan ko nga lumabas nun para umihi. Pagbukas ko ng pintuan namin, napahinto ako. Meron kasing gumalaw sa may mga halamanan. Nagtanong ako kung sino yung naroon. Pero wala namang sumasagot. Hindi ko na nga lang pinansin at pumasok na rin ako ng banyo. Yung banyo namin sa bakuran, wala pong pinto yun. Kurtina lang po yung nagsisilbing takip. Habang naihi ako, may napansin akong anino sa likuran. Akala ko naman si Papa lang. Pero paghawi ko po ng kurtina, laking pagtataka ko nang wala naman pong tao sa labas. Napalunok na nga lang ako ng laway. Bigla akong kinabahan. Kahit na hindi ko pa nasasara yung siper ko noon, madali akong bumalik sa bahay. Nawala na yung anto ko noon. Hindi na ako nakatulog. Kinaumagahan, paglabas ko ng bahay, naririnig ko na naman yung mga chismosa sa kabilang bakuran. Kakaiba yung usapan nila. Base sa pagkakarinig ko, may isang lalaki raw na umaaligid sa bahay nila. Pero nang sawayin daw nila, bigla na lang daw naging baboy ramo. Napailing na nga lang ako noon. Hindi ko na lang sana sila papansinin. Huy mare, hindi ko alam ah. Pero paano kung aswang yun? Diyos ko, nakakatakot naman. Huwag naman sana. E paano kung totoo yung kwento-kwento? Itong lugar na to, dating pinamumugara ng mga aswang. Anong gagawin natin kapag nagbalik sila? Napaisip na rin ako noon. Para nagbago ang ihip ng hangin para sa akin. Parang unti-unti na rin akong nakukumbinsi sa bagay na iyon. Samantala, alauna na po ng tanghali ng yayain ako ni Tibo. Sumama naman ako agad. Kasi sabi niya, meron daw siyang natuklasan sa baryong yon. Dinala niya ako sa dulong bahagi ng baryo. Doon ay may nakita kaming parang mga puntod. Hindi namin maintindihan yung mga nakasulat sa lapida. Kakaibang letra yung mga nindoon. Naglakad pa kami ng kaunti at may nakita kaming maliit na kapilya. Pumasok kami doon at ang bumungod kaagad sa amin ay isang altar. At ang ribultong naroon, hindi po yung mga tipikal na ribulto ng mga santo.
kundi ribulto ng isang lalaking may malapad na pakpak. Nakakatakot nga po eh. Siyempre, ang unang pumasok agad sa amin, Aswang. Ang naisipan ni Tibo, baka rin yung mga nakalibing doon eh, mga aswang din. Nagkaroon kami ng kurusidad dahil doon. Umuwi kami sa bahay at binalita namin sa mga magulang namin yon. Pero ang sabi nila sa amin, huwag namin papakailaman yung mga yon. Kung sakali man daw na totoong baryo ng aswang yon, hindi raw dapat kami nakikialam sa kanila. Pero dahil matigas ang ulo namin, hindi kami nakinig sa kanila. Nang dumilim na ang paligid, muli kami bumalik sa libingan. Kampante at malakas ang loob namin ng pinsan kong gago. Nagdala pa nga kami ng panghukay eh. Nagdala na nga rin kami ng mga malalaking kasera. Habang tulog na ang mga tao sa baryo, hinukay namin ang isang puntod na naroon. Makalipas ang kalahating oras na paghukay, bumungad sa amin ang isang kabaong. Nang buksan namin yon, umalingaso kaagad ang napakabahong amoy. Kalansay na ang nasa loob pero ang nakapagtataka, yung kalansay na yon, para pong may pakpak na nakabalot sa katawan niya. Ang gara, nagkatinginan kami ni Tibo. Natigil kami sa pagtatawanan. Ewan ko pero nagsisimula na akong kabahan noon. Dahil ng mga sandaling yon, nadiskubre na ata namin na totoo nga yung mga kwento-kwento na dun sa barong yon ang unang tumira ay mga aswang. Sa kaba namin, hindi na namin naibalik ang hukay. Madali kaming naglakad pabalik, pero hindi pa man kami nakakalayo, nakaramdam na kami na para bang may tao sa itaas ng puno. Gumagalaw kasi yung mga dahon eh. Nang tapatan nga namin ang ilaw ng kasera, nakita namin na para bang may tao doon sa itaas. Hindi na kami nagsayang ng oras. Kumaripas na rin kami ng takbo. Nang makabalik kami sa amin, ginising namin yung mga magulang namin. Sinabi namin sa kanila yung mga nakita namin. At dahil nagsisisigaw nga kami, pati yung ibang kapitbahay, nabulaho din. Kahit gabing-gabi na nun, lahat ay nagsisigawan. Hitibo kasi talagang gago. Ang sigaw ba naman niya? Nasa baryo daw kami ng aswang. May mga aswang daw. May pakpak daw. May haatake. May nahukay. Basta ang ending, nagkagulo talaga. Pero di kalaunan, nabatukan na lang si Tibo at ako. Narealize kasi nila na kami ngayon nagpakalat ng kwento. Eh kaming dalawa, talagang kilala sa lugar namin bilang mga pilo at loko-loko. Kaya ang ending, karamihan, wala pong naniwala. Yung nanay at tatay ko nga, nahambalos ako ng sinturon. Hindi po yung malambot na part ha, yung bakal. Ganon din si Tibo. Di kailaunan, kanya-kanya silang balik sa bahay nila. Habang kaming dalawa ni Tibo, hindi pa rin tinigilan ng mga magulang namin. Kaya ang ending, tameme na lang kami. Wala kaming nagawa. Nagsama-sama kami ni Tibo nun sa bahay nila. Nasa tapat lang kami at nagkakape. Hindi kami makatulog kakiisip noon. Nakakainis eh. Kung kailan naman seryoso kami, saka naman ganun. Dakong alas dos sa madaling araw, mulat pa rin kami. Maya-maya, may narinig po kaming pagaspas ng pakpak sa di kalayuan. Akala nga namin normal na ibon lang. Pero ilang sandali lang, bigla na lang nagsilabasan yung tao sa bahay na hindi naman kalayuan sa amin. Nagsisigaw sila. Ang sabi nila, aswang daw. Siyempre kami ni Tibo na apatayo. Lumapit kami doon. Pagtingala namin sa bubungan nila, nakita namin ang isang lalaki na may napakalaking pakpak. Nakatayo siya sa itaas. Direkta ang tingin sa babaeng buntis. Muli namin pinulabog yung mga kapitbahay namin. Nasaksihan nilang lahat yung aswang na lumilipad sa ere. Nagkakatilian at sigaw na sa baryong yun. Walang lakas ng loob yung mga tao para tapatan yung aswang. Napakalaki at nakakatakot ba naman. Yung ilan sa kanila, kanya-kanya rin panik sa mga bahay nila. Nagtago na lang.
Makalipas pang ilang minuto, dumami na po yung naririnig naming pagispas sa paligid. Akala namin iisa lang yung aswang, pero parang marami pa pala. Hindi na po nagsayang ng oras yung pamilya namin. Tulong-tulong na kami binitbit yung mga gamit namin. Umalis kami doon. Yung ibang residente, naiwan, natakot silang lumabas. Habang tumatakas kami, may ilang aswang pa rin ang sumusunod sa amin. Parang ang lakas ang mga pang-umoy nila. Alam nila kung saan kami dumadaan. Pero kahit na ganun, hindi kami huminto. Pinipit na lang namin yung mga mababagal tumakbo. Nakailang apak na rin kami ng mga matutulis na bagay. Pero wala kaming pake. Kapag kasi huminto kami, alam na ang mangyayari sa amin. Yung sakit ng paa, yung takot, yung pagod, hindi na namin ininda. Ang mahalaga sa amin, makaalis sa lugar na yon. Ilang sandali lang po, nakarinig na rin kami ng turog ng sasakyan. Nabuhayan kami ng loob dahil tatagos na kami sakali. Yung mga sumusunod sa amin, nawala na rin pagkatapak namin sakali. Pero naisip namin yung mga kalugar namin. Ano kaya nangyari sa kanila? Sana ayos lang sila. Sa kalagitnaan ng madaling araw, patuloy pa rin kami sa paglalakbay. Pinuntahan namin yung kaibigan nila Papa na medyo nakakaangat sa buhay. Pansamantala kaming nakita na ng ilang araw doon. Nang makabuelo na kami, naisipan namin itibon ang talawin ng baryo ng mga aswang. Umaga naman kaya malakas yung loob namin. Pagdating namin doon, bumungad ka agad sa amin ang pakas ng krahasan. Nagkalat ang dugo sa paligid. Pero wala kami nakita ni isa sa mga kalugar namin. Kinutuban tuloy kami noon. Dalawa lang ang pwede mangyari sa kanila. Maging pagkain. O di naman kaya, naging aswang na rin sila. Nang malaman ng kabilang baryo ang nangyari, sinunog nila ang baryo ng mga aswang. Hindi namin alam kung naging epektibo ba yung ginawa nila dahil lumipas ang maraming taon. Wala naman po nagpaparamdam ng mga aswang. Pero ang paniniwala ng matatanda, maaari naghihintay lang daw sila ng tamang pagkakataon. At yung mga aswang na nakita namin noon ay malamang may bago ng tinitirahan na baryo ng mga aswang. Yung baryo po ng aswang sa antiki na yon, isa lang po sa mga barong pinamumugaran ng mga aswang. Ang sabi pa ng mga matatanda noong mga panahon na yon, marami pa raw ang hindi natin natutuklasan. Hanggang dito na lamang, marami pong salamat. At mag-iingat po tayong lahat sa mga aswang.